Ngayon mga bay, mag-tune up po tayo. Itong makina natin ay 6 thread po. 6 thread po to, 6 ang piston. 6WF1 engine po. Computer box po to. Makikita nyo kayo may mga wire dito. Nakakonek sa ating injector. Computer box po itong ginagawa natin. So ngayon, iti-tune up po natin. Gagamit po tayo ng firing order. Ito po yung firing order ng ating 6 piston. 1, 5, 3 and 6, 2, 4 po. So para may apply po natin sa makina yung ating firing order, at ituturo ko po sa inyo kung paano po natin gamitin tong 1, 5, 3, 6, 2, 4 po. So hatiin lang po natin sa gitna to. Dito po. 1, 5, 3, 6, 2, 4. So yung una po nating i-adjust ay yung ating uno. Ang susunod yung 5, 3, 6, 2 at huli yung ating 4. Para may adjust po natin yung uno natin, ang running width po ng ating uno ay yung ating size po. Yan po. Lagyan lang po natin ng width papuntang size. So kung dito tayo mag-adjust, dito tayo sa size magbaba ng ating intake. Din yung 5 po, ang running mate po nito ay yung ating 2. So pag nagbaba tayo ng intake dito, dito tayo sa 5 mag-adjust. Then after, yung 3 natin, ang running mate po ng ating 3 ay yung ating 4. So pag nagbaba tayo ng intake dito, dito tayo sa 3 mag-adjust. So ngayon, pagtapos na natin i-adjust tong 3, babaligtarin lang po natin. Yung size na namang i-adjust natin, ang running mate po ng ating size ay yung ating 1. Babaligtarin lang po natin. Ganun lang po kadali. Then pag nag-adjust tayo sa 2, dito tayo magbaba ng intake sa 5. So ang running mate ng ating 2 ay yung ating 5. Then after, ang huli nating i-adjust ay yung 4. Ang running mate po nito ay yung ating 3. So sana naintindihan nyo po. So ngayon, i-actual po natin doon sa ating makina. So ito po yung ating 6 rocker arms mga bay. Ito po. Ito po yung pang-anim. At nandito po yung uno. Dito po tayo mag-a-adjust. So ngayon, dito po sa size natin na running mate niya, nakababa na po itong intake. So i-adjust na natin ngayong per cylinder natin. So yung gamit natin na pillar gauge mga bay, ito po ay 0.4 mm. Yung exhaust po natin tsaka yung intake, pareho po yan ng adjustment. Parehas po siya 0.4 mm, ang exhaust, at 0.4 mm din yung ating intake. So ngayon, i-adjust na po natin. Tapos na po yung exhaust natin. So susunod natin yung ating intake. Dapat yung clearance ba yun, yung pillar gauge na to, talagang sakto lang po siya dito. Hindi siya masyadong mahigpit at hindi rin maluwag. Yung tama lang po talaga yung clearance niya. So tapos na po natin i-adjust yung uno. Ngayon naman susunod po natin yung ating 5. So dito tayo sa 2. Magbababa po. Ito po yung running mate niya. Sige, call pit call. Oo. Ito po yung 5 natin na rocker arm. Gagamit ng ating 5 yung 2 natin. Sobra call, sobra. Balik pa call, balik. Sobra. Oh, sobra na. Okay.
pa. Hindi pa. Sige. Pa. Oh, balik na, Col. Balik na. Kapiraso lang, Col. Sige. Top, ya. So, nakababa na po yung intake natin. So, mag-adjust na po tayo ngayon sa ating sinko. Ito po. So, ito po yung sinko natin na rocker arm, mga bay. Ito yung isusunod nating adjust. Ayos na po yung adjustment ng ating sinko, mga bay. Susunod po natin ngayon i-adjust. Tapos na po yung sinko. So ngayon yun namang trace. So ang running mate po ng ating trace ay yung ating 4. Sa 4 po tayo tumingin. Doon po tayo magbababa ng ating intake valve. So ito po yung ating 4. Para makapag-adjust po tayo sa katabi niyang trace. So yung ginagamit po natin na tune up, mga bay, ay long method procedure po to para sigurado po maganda po isa-isahin natin. Sige, Paul, bait call. So pababa lang po natin itong intake valve natin na kapiraso para makapag-adjust po tayo sa trace. Gawa ng ito yung running mate ng ating trace na rocker arm. Sige. Sige. Andaan lang, call. Sige. 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 Sige, Col. Sige. 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 Sige pa. Sige pa. Kunti na lang. Sige pa. Sige pa. Hop. So, nakababa na yung intake valve natin, mga bay. Post, pwede na tayo mag-adjust dito sa ating trace ngayon na barbula. Natin. So, mga bay, yung mga wire na to, mga bay, ingatan po natin to. Napaka-sensitive po nito. Nakakonect po to sa ating injector. Gawa ng computer box po itong ginagawa natin. Kailangan po natin mag-ingat na hindi po natin madamage itong mga wire na to pag nag-tune up po tayo. So ayos up yung intake valve natin. Sunod po natin ngayong ating exhaust valve. Uy.
Ayos na yung trace natin mga bay. Ito po. So ngayon, yung size naman ang i-adjust natin. So babalik ta rin na naman natin siya ngayon. Yung size ang i-adjust natin, yung running mate niya yung 1. So dito tayo sa 1 magbababa ng intake. Sa size tayo mag-adjust. I-adjust natin. Ayos na po yung exhaust valve ng size. So yung intake naman. Medyo maluwag. Tapos na po natin i-adjust yung size natin. So ang isusunod po natin ngayon ay yung ating dose po. Ito po yung dose natin. Ito po yung isusunod natin i-adjust ngayon. So ang running mate ng ating dose ay yung ating 5. Ito po. Dito tayo mag-a-adjust. Sa 5 po tayo magbaba ng ating intake. So ito po yung ating 5 na rocker arm. So dito po natin ibababa ngayon ang intake para maka-adjust po tayo doon sa ating dose na rocker arm. P-call. Ito po yung intake valve ng 5. Kailangan ibaba po natin kapiraso. Sakto lang talaga siya na gumalaw. Makagalaw lang po siya ng kapiraso. Ege. Ito po yung running mate ng ating dos. Ege. Tandaan lang, call, okay. Sige. Op, sobra, call. Piraso na balik, call. Sige, sige. O, balik na, balik na. Sige, sige. Sige. Op. So, nakababa na po yung intake valve natin. So, pwede na tayo mag-adjust ngayon sa ating dos na rocker arm. Ito po yung ating dos. So ayos na po yung dos na rocker arm mga bay. So ni-adjust na po natin yung dos natin na rocker arm. Napapansin nyo mga bay na dito ako nag-a-adjust sa may camshaft, sa may roller po. Gawa nang hindi po natin pwede i-adjust mismo dito sa ating rocker arm. Gawa nakasuot po yung adjuster doon.
kada isang piston po mayroon po siyang apat na barbula. Yan po makikita niyo po, apat ang barbula. So 24 po ang barbula nito. Kada isang piston may apat na barbula. So ang last po natin na i-adjust ay yung ating 4. So ang running weight po ng ating 4 ay yung ating 3. So sa 3 po tayo magbababa ngayon ng intake, sa 4 po tayo mag-adjust, at yun ang huli nating na i-adjust. Sige, pihit call. Ito po yung 3 natin na rocker arm, ito po yung intake valve. So ito po yung ibababa natin ngayon. Okay. Okay, pa-call. Sige. Ito po yung intake, ito po yung bababa natin ng kapiraso. Sige. 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 Hop, yeah. So bumaba na yung intake. Ang katabi po nito yung ating 4. Ito po. Ito po yung i-adjust natin ngayon. Yung 4 natin na rocker arm. Ito na po yung last natin i-adjust. I-adjust na natin yung huli nating i-adjust mga bay, yung ating 4. So ngayon, tapos na po natin i-adjust yung ating 1, 2, 3, 4, 5, at saka yung pang-anim natin na rocker arm. So ayos na po. So ganun lang po ang pag-adjust. Sundin lang po natin yung firing order natin na 1, 5, 3, 6, 2, 4. So salamat po sa panonood mga bay, at sana po may natutunan po tayo na bagong kaalaman paano mag-adjust ng ating 6 cylinder engine. 6WF1 po isusupo itong makina natin.